alam niyo po sa hirap ng buhay ngayon, siyempre uunahin nila yung pagkain sa pamilya. Pero ganun pa man, ay kahit pa paano po, ayan, nakakabinta naman tayo. Yun nga lang po ay talagang hindi maabot dun sa gusto natin na mangyari tulad nung dati. Ayan, ganyan po. These days lang po tayo at sana naman po ay matapos na itong pandemic na ito at makupo, grabe. Hindi lang naman po tayo, halos lahat po at buong mundo nagsasacrifice ang mga tao po. Kaya ayan po, samahan niyo po si Mami Elsie na magyoyo ngayon Sunday. Pero alam ko na ano, ayun, balak ko nga pong pumunta dyan sa wholesaler na naman. Pero alam niyo, kapag pumunta ako ng tindahan, naku, kung ano-anong dinadampot ko talaga kahit may listahan na ako. Talagang umu-over yung pinamimili ko. Ayan. Eh, pag dumating po yung mga ahente, minsan wala na po akong ibibili kasi ayun, napamili ko na po doon. Dadating yung tubig, yung mga soft drink, sigarilyo, at kung ano-ano po yung mga dumadaan dito. Ayan, syempre, yung mga kailangan natin. Pero meron naman tayo mga stock. Kaya lang, mas importante po yung pasmobing talaga ang bilhin natin. Kasi sayang naman kung nai-stock lang yung ating pera na hindi naman po nabibili. Pero naghahanap sila, ayan. Katulad nga po nito, kahapon nag-ayos pa ako dito sa aking parlor. Ayan, yung ibang, may mga tinda pa po kasi ako dito, mga ano, ayun ah. May mga make-up po ako dito, mga tinda, nakita niyo po, ayan ah. Ayan. Marami pa akong mga paninda, mga make-up, mga ano-ano, mga kulay. Ayan po, ito yung mga section ng ano, kasi hindi po kasya doon sa estante ko sa loob. So marami po akong estante kasi meron nga po akong salon dito, kaya... Ayan, ito lang po, update ko lang po sa inyo. Ayan, puno pa naman po ang aking tindahan, o nakita nyo po. Ayan, punong-puno pa naman po yan. Ayan. Kaya hindi po ako masyadong pumunta ng Pure Gold. Ayan po, kasi meron tayong mga pinaglalaanan din ng ating pera. Alam nyo na, at dito natin kinukuha lahat ng gastusin natin dito sa ating sari-sari store. At ako lang po mag-isa ang naghahanap buhay. Wala akong katulong sa paghahanap buhay. Ito nga po yung iba kong mga paninda. Ayan. Ito po, puno po yan mga iba't ibang klase mga kape. Ayan po, oh. At mga noodles, mga cup noodles, yung mga pancit canton. At yung ibang mga delikado po sa mabait ay dito ko nilalagay. Kasi alam niyo na, kapag sinabit ko siya sa labas, kinabukasan puro butas na po yan. Kaya, dyan po siya nakalagay. Ayan, isang estante po yan. At doon naman po sa kabila ay yung mga shampoo at yung mga gagamitan ko sa salon. Ayan, ito po, andito sa mga box naman yung ating, ayan, yung mga pampers. Ayan po, ito naman andito yung ating mga biskwit na iba at yung mga noodles, yung pasta, nilalagay natin dyan sa box-box kasi sa container na yan. Dahil alam nyo na, yung mabait, naku, pag hindi po natin nilagay, isinate yan dyan sa mga container, ay asahan nyo, kinabukasan ay mga butas na po yan. At kahapon, ayan, naglinis tayo ng cabinet, ito. Ayan po, may mga paninda tayo dito, mga pangkulay, ayan po, ayan o. Meron tayo mga panindang pangkulay, meron tayong mga tawag niyan, yung mga wax po sa buhok. Ayan, kasi kung mayroon pong nagpaparelax ng buhok, ayan, nagre-relax po tayo, yung sariban, ayan, meron po tayo, ayan, mga pangkulay po natin, nagbibenta tayo. Kaya, kompleto naman po ako dito, kaya kahit hindi po ako magpunta ng Pure Gold. Kasi kung panay ang pamilya natin, mai-stack lang naman yung ating mga paninda. Pero okay naman po kasi marami, mas maganda po yung maraming stack. Pero syempre sa panahon po ngayon na pandemic ay mahina nga po ang ating binta. Kaya so hinay-hinay lang tayo sa pagpamimili, diba? Yung mga pasmobing lang talaga ang kailangan natin bilhin. Kasi wala pa po, natutulog pa.
Tulog pa po. Ayan, mayroon pong magpapakasin. Eh, tulog pa yung anak ko kasi panggabi po ang trabaho niya. So, gabi na po siya. So, ayan, may ano. Gabi na po siya dumating. Ayan. Kaya madaling araw na po dumating yung anak ko. Kaya, ayan, dumating. Isa! Ayan, nag-ano po yung... Isa ako? Oo. Dumating po yung ano, yung nag-deliver ng tube ice. So, bibigyan natin muna siya ng tube ice. Ayan. Bibili tayo ng tube ice, isang sako. Kasi siyempre yung ating mga soft drinks diyan kailangan ay mapalamig natin. So wait lang po, tayo ay magbabayad muna doon sa ating cube ice. So ayan po, nakabayad na tayo sa ating cube ice. Ayan. Ayan po si Mami Elsie, alam nyo lagi siyang happy kahit na po matumal ang ating benta sa tindahan. Ganyan lang ang gawin natin kasi pag maging sad tayo sa maghapon ay magiging sad din tayo, di ba? So ayan, bago po ang lahat, so shoutout ko muna yung ating mga kapatid dyan sa Sari-Sari Store. Rosin David, Ate GB, and AG Kimpo ng Davao. Jupay, hello Jupay, good morning, good morning sa iyo dyan. Hello Duday, ayan sila Duday, napakagaling yan mag-vlog. Alam nyo, turuan nyo naman ako mag-ano, bakit ano ba nangyari dito sa aking... pagbibideo, hindi ako makalive doon sa YouTube Direct. Ano ba nangyari? Short video lang ang lumalabas kapag nagvideo ako. Pag clinic ko siya, biglang tapos na, wala na. So, ano kayang gagawin ko? Ayan, kaya dito na lang ako sa Facebook mag-live yung video dito sa Facebook. So, by the way, ayan, shout out, mega shout out kay Ivan Jin, kay Jupay, ayan, mega shoutout Jupay, Ibangin, at MC Vlog, at si Nini Vlogger ng Sweden, syempre yung taga Norway, taga Japan, mga taga Japan dyan, si Pelpak, si Angel Kison, hello Angel Kison, ayan, kamusta ka, good morning sa'yo, ayan, Sunday ngayon, magandang umaga sa inyong lahat. At ayan, ang palagian na Mama Michelle sa akin, si Ate GB. Ayan, hello Ate GB. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Mami Elsie, nagyayaw yun na ngayong Sunday. Kasi yun nga, sabi ko, 3 weeks na po akong hindi pumupunta ng Pure Gold. Kasi alam nyo na, nag-iisa ako dito sa aking tindahan. At marami naman po akong stock. Tapos yun nga po, kasi kung pupunta po ako doon, magsasarado ako ng tindahan, sayang naman po. Eh mayroon po ditong wholesaler sa aming tabi, dito na lang po ako bumibili. At yung mga soft drinks naman ay ang daming dumadaan dito, kaya pag dumaan yung mga ahente, ayun, ahinto sila dito sa akin kasi nasa highway kami. At yung mga Red Horse naman, yun ang medyo mahirap talaga, alam nyo. 3 weeks po ako na hindi nakapagbinta ng Red Horse, kaya po humina talaga po ang binta sa aking tindahan. Ayan, medyo nangalay po yung aking kilikili, kaya dito tayo. Ayan.
So ayan si Mami Elsie, ayan magandang umaga sa inyong lahat at mega shoutout diyan kay Teresita Baby J. Ayan, yung magaling po siyang maggitara at kumanta. Ayan, magandang umaga po sa iyo, kapatid. Ayan, sa Bisaya po. Yung mga taga-Bisaya po, magandang umaga. At syempre, yung aking anak-anakan dyan sa Hong Kong, Lia Dinglasan. Ayan po. Lia De Los Reyes Dinglasan. Ayan po. Lolita Sibay sa Hong Kong po. At yung mga nasa Taiwan po din, ayan, sa Japan, Ryan Hanasato, Mimay, Hanaishi, ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, sana pagpalain tayong lahat. Nawala tayong karamdaman. Ito ngayon lang po tayo, yaw-yaw lang na inaano ni Ma'am Elsie. Nag-update lang ako sa aking mga paninda. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, hindi po ako pumupunta ng Pure Gold. Dito lang po ako sa kapitbahay. So ngayon nga, naglista na ako ng mga bibilhin ko. Pero sabi ko, sige, wag na lang muna. Bukas na lang na Monday. Ayan. Kasi marami naman tayong mga paninda dyan. Pero siyempre, mas maganda yung punong-puno talaga yung tindahan mo. Pero ang problema lang dito sa akin, ayan, yung pinaka-extension ko po andito na sa loob yung istante. Ayan, pinakita ko nga po sa inyo. Yung kasing loob ng aking bahay ay salon po ito. So, marami akong cabinet dito ng mga glass shelf, yung mga displayhan ko po ng mga paninda ko sa, ano, sa salon. May mga makeup ko akong paninda, mga pangkulay. Ayan po, yun nga sabi ko sa inyo. Pinakita ko na sa inyo. Ayan po, oh. Ito. Ayan, mga paninda ko po yan. At ayun po, doon po sa kabila, glass shield din po yan. Ayan, salon po yun, no? Yung mga nakabox po, yung mga delikado po sa ating kaibigan dyan na umiikot, maya't maya. Na kapag kursunada niya yung mga items, ay asahan mo na butas-butas na yan. Kaya kailangan i-safety natin siya kasi mahirap na po kapag pinabayaan natin. Ay, ang daming malulugi sa atin. Ayan po, nung alam nyo, dati lahat naka-display po niya. Kasi ang ganda po kapag nakikita mo naka-display yung mga paninda, di ba? Tapos, yung mga, ano, mga gamit po na pangkusina, mga rekado na kung ano-ano dyan, ketchup, yung lahat-lahat po na pangrekado natin sa kusina, ay inilagay ko na po sa glass shell. Kasi, ang dami po talagang binubutas yung oyster sauce na kinabukasan po, butas-butas na po. So, hindi na natin mapakinabangan at nalugi pa tayo. Ayan, ang nakasabit lang po talaga dyan sa palibot ay yung mga shampoo at yung sugar, vinegar at soy sauce. Minsan nga yung soy sauce binubutas pa rin niya kahit yung suka. Yung napapaglaruan niya, grabe talaga yan, mabait na yan. Kaya yun na lang po naka-display doon paikot kasi hindi natin pwedeng i-display yung mga kape dahil alam nyo, tumutuloy sila doon sa yung tubo na sabitan. Tapos sa kinabukasan, puro butas na po. At ganun din yung mga chicherya, yung mga nakasabit-sabit dyan. Pag hindi mo siya chinek, yung pala yung iba may mga butas na wala ng hangin. Ayan, at alam nyo po, kasi sa hapon yung araw po nakatapat na dito sa amin. Yung pong mga kape, yan, ganyan, yung mga tank natin, na mga juice. Pagka medyo matagal na po doon na nakasabit, ay tumitigas sila kasi yung sinag po ng araw. Ayan, paghapon po kasi yung araw nakatapat na dito sa amin. Kaya tumitigas po, kaya sayang. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko na lang siya sa mga container na plastic, yung iba. Pero yung iba nakasabit. Kasi ang ganda po tingnan pag marami nakasabit ang tindahan, di ba? Kaso nga, ang problema, yun nga po, ay tumitigas yung mga kape. At saka yung mga tang. At saka yung, yun yung, isa pa, yung number one, yung alikabok, dahil nasa highway tayo. Araw-araw nagpupunas po ako ng mga paninda, ng cabinet. Naku po, ay talagang putik na po talaga. Ayan, kahapon po ay naglinis ako ng ano, self-service sarili ko po. Kasi yung mga gilid-gilid, puro dumi. So, nakakaasiwa ng tingnan. Pati nag-pedicure na rin ako. Grabe, ang dumi ng aking paa. Kasi alam nyo, hindi lang yan po ang ginagawa ko. Nagpintura ako ng gate. Tapos, yung mga lubak-lubak po dyan na simento ay sinisimento ko.
Kasi wala naman tayong mauutusan. Alam niyo na, single mother. Ayan, ganyan po, nanay, tatay na tayo. Ginampan na natin ang lahat na kaya, ayan po, ganyan ang nangyayari sa akin. So, syempre, nasanay na tayo. Alam niyo na tumanda na tayong nag-iisa. Ayan po, hindi tayo pinalad sa ating love life. Ayan. Kaya nakakatakot po, ayan. Sa totoo lang po ay 22 years na akong nag-iisa. Ayan. Long time ago na. So, pag ikwento natin ang buhay natin ay napakahaba. So, hayaan nyo at gagawa ako ng libro at ikukwento ang True to Life story ni Mami Elsie. Ayan. Grabe, ano? Ayan. Kung ikukwento natin, siguro maiiyak kayo sa pinagdaanan ko. Pero hindi ako sumuko sa buhay. Ayan. Patuloy pa rin ako na nagsusumigasig na maghanap buhay. At always positive po talaga. Huwag tayo mawala ng pag-asa kahit na tayo ay may edad na. Ipagpatuloy pa rin natin ang ating paghahanap buhay. At ayan, mag-exercise tayo palagi. Ayan, ganyan po ang aking ginagawa. Dati po nung nasa Riyadh ako, every morning yan, mga 7 na AM po, gibabangon na ako kasi nasa rooftop po ako. Ayan, nag-exercise na po si Mami Elsie. Ayan, mga 30 minutes po yan, nag-exercise po ako. Kaso, ang nangyari, alam nyo, ang laki na po ng viewers ko doon. Tapos yung watch hour. Nung magkasakit po ako na halos mag-o 1 month, ay na-wash out po lahat. At ginagamit ko pa rin po yung channel ko na LC Loving Viewers. Tapos nung nandito na po ako sa Pilipinas, napakalaki na po yung aking viewers. Aywan ko bakit, ano, parang hindi na inano ni Lolo. Tapos ang pag nagta-type na po ako ng pangalan ko, bali Elsie Ruby na lang, yun na po yung panibago kong channel. Ayan, ayaw niya na pong i-accept yung Elsie Ruby Loving Viewers. Nandun po yung malaking po mga views. So, yun na po yung bago kong ano, Elsie Ruby, nabubulol ako. Sorry. Ayan na po. So, yan. Kumunti po yung ano, yung average ng akin viewers. Ayan, kasi parang nagpanibago po ako. Ayan, alam niyo naman, hindi ako marunong mangalikot ng mga ganyan-ganyan sa gadget. Basta sige lang ang yaw-yaw ko sa YouTube, masaya na po ako. Tapos, ayun nga po, malapit na po ang WH ko sa Awa ng Panginoon. Sana nga po itong buwan na to ay kumpleto na po yung 4,000 watts hour ko. Ayan, mahigit 3,000 na po. Diyos ko po, Lord, sana tulungan niyo po ako na, ayan, mga kapatid ko sa YT po, tulungan niyo naman po ako na i-play yung aking mga video para makagraduate na po si Mami Elsie ng WH niya. At hindi pa rin natin alam kung tayo ay pasok kay Lolo at kung tayo ay mamumuni. Sana nga po ay mamuni na tayo ni Lolo. Wala po. At siyempre, naghahangad din tayo na nakakatuwa yung mamonetize din tayo ng YouTube, di ba? So, kahit na po ay maliit ang makukuha natin, masasahod natin, at least, masaya, di ba? At naabot natin yung natin pinaghihirapan araw-araw ng kaya yaw-yaw. Ayan po, si Mami Elsie, sana po ay matulungan ninyo sa aking WH at ma-play ninyo ang WH ko. Ayan po. Ayan, katulad nga nito, hindi ako marunong mangalikot nito kung paano ba ito dahil dati direct po ako sa YouTube pag inopen ko, 'di ba, yung katulad po niyan sa i-open ko yung YouTube, may lalabas po doon sa ibaba po ng cellphone na X. Tapos pipindutin ko po doon po yung live at yung upload doon po. Ngayon po ang lumalabas doon, short video at saka yung compose tapos uploading. Kapag na pinindot ko po yung sa ano, live video, maglalagay na po ako ng title after nang isulat ko po yung title doon. Tapos next po ay live, go live na yung mag-ano ka ng thumbnail. Pagkatapos ko po mag-ano ng thumbnail, ay wala po yung ano, yung video. So very short lang po, nag-off na kaagad, nandoon na po siya sa
YouTube channel. So ano po, wala naman laman, basta ganun lang po. Kaya hindi ko po maintindihan, turuan niyo naman po ako. Ayan, sana maturuan niyo po ako kung paano. Dito po ako nagla-live sa ano, sa Facebook, yung video po ng Facebook. Dito po ako nagla-live. Tapos saka ko po siya i-upload. Ayan po, para mahaba. Kaya lang hindi po siya live kasi 'di ba, iba naman yung live dito sa video ng ano, Facebook. Ayan po. Kaya wala pong makakapanood sa akin sa live. Ayan. Wala pong makakapag-comment kung hindi pag na-upload ko po, nandun na siya sa YouTube Studio. Saka lang po, kung sinong gustong makakakita ng aking video, saka lang po siya magkakaroon ng comment. Ayan po. Saka lang nila malalaman na mayroon akong upload. So, ayan. Hanggang dito na lamang po si Mami Elsie. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan, mega shout out sa iyo, Rose and Vivid. Ayan, si Ate GB, si AG, Kimpo, ayan, si Duday, si Jupay. Ayan, si Jupay, masayahin sobra yan. Ayan, alam niyo, gusto ko nga ano, yung sasayaw-sayaw. Mahilig po ako dyan, kumanta. Hayaan niyo, next po ay magbibideo ako na kumakanta at magbibideo ay magsasayaw. Ayan. So, huwag tayong mahiya, syempre. So, yan ang libangan natin. Wala naman tayong kasama dito sa loob ng bahay. Kundi, yung dalawa kong anak, mga tulog pa. Yung isa, nagtatrabaho, maaga pa, umaalis na. Kaya lang ngayon, Sunday, hindi ko alam po anong oras ang pasok niya. Kaya, magbababay na si Mami MC. Keep on watching and please help me naman na ma-play ang aking mga video para maabot ko na yung 4,000 watch hour. Ayan po. Kasi gagawa pa ako ng almusal kasi baka gigising yung anak ko. Alam ko pag Sunday, maaga ang pasok niya. Ayan. Umuwi po siya. Madaling araw na 4 a.m. So kaya hindi na ako nakatulog kasi binuksan ko yung gate. So ang alam ko siya, maaga siyang papasok ng Sunday. Kaya ayan, gagawa tayo ng breakfast para makakain po siya bago siya umalis. So by the way, keep on watching and don't forget to like and share and subscribe at pindutin na rin po ninyo ang bell notification para lagi kayong updated sa aking mga video. At please comment below. Ayan, don't forget po to comment below. Bye bye, we love you all. Bye bye.